Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang Marks of a Noble Character. Madadaan na lang yan sa kung ano-ano, maitutulog na lang yan. Ayaw nila ipagamot ang sarili dahil baka magkagastos. Ayaw man lang bumili ng masarap-sarap na ulam. Ayaw man lang magdamit ng maginhawang damit at regaluhan mo na magandang damit na bubulok sa aparador, ayaw gamitin. Kailan gagamitin ang magandang damit? Pwes sa burol. Kaya kailangan marunong tayo magtrabaho, tapos sa pasalamat natin sa kabutihan ng Diyos, nilalasap din natin yung bunga ng ating pinagtatrabahuhan. Yun ang tunay na worship. When you can enjoy good food, when you can enjoy good times and say, Lord, even this is from you. You bless my labor, you bless my effort, and this is the fruit. Thank you for making me enjoy life. It's part of worship. But make sure that you enjoy the fruit of your labor, hindi labor ng iba. At marunong tayo magbigay sa ating kapwa kahit mahirap maghanap buhay. Don't let the difficulty of earning a living harden your heart. James 7:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress. Ito daw ang isa sa mga pinakamataas na uri ng relihiyon. Pinakamataas na uri ng pananalig at pananampalataya, tulungan ang mga mahina. Kasi po yung orphan, widow, hindi lang orphan and widow ibig sabihin tutulungan natin. Ibig sabihin kasi niyan, they are disempowered. Either too young or too old, especially in the Eastern cultures, in the olden days, widows, women, were not capable of making a living. Hardly. Kaya tinutulungan yan. So ito daw ang tunay na pananalig, tunay na pananampalataya, pagtulong sa mga kapuspalad. Another mark of noble character is still in Proverbs 31, this time verse 22. She makes coverings for her bed. She is clothed in fine linen and purple. So, one mark of noble character is refinement. Ang mga kama mo, hindi lang basta kama, may takip pang maganda. Ang damit mo, hindi lang basta damit, fine linen, purple. Ibig sabihin kasi, you work hard, you earn, and you know how to refine your taste. Hindi yung hirap na hirap kang maghanap buhay, kumita ka, nagkaroon ka na ng kabuhayan, tapos ang kinakainan mo pa rin ang mga utensils dyan sa bahay, tansan. Hindi ka man lang matutong gumamit ng magagandang plato at magagandang kutsara. Ang mga tinidor sa bahay mo, liku-liko para mga sanga ng gabi. Liku-liko yung tinidor, hindi man lang tuwid. Kung ano-ano na lang, ang mga takip ng iyong kama, bimeg feeds. Hindi bale kung yun lang talagang kaya mong ma-afford, pero sabi, kung masipag ka, gumagawa ka ng paraan, kumikita ka, dapat nire-refine mo rin ang iyong taste. It's part of worship. Ang Panginoong Diyos, nung nagpagawa ng templo, sabi niya, the best wood, gold only, ang mga ilalagay. The best metals, the best stone, the best of everything. You know why? Because when we show the best, we showcase the goodness of God. Hindi yung pinagpala ka na ng pinagpala ng pinagpala, ang nakikita pa ng tao sa iyo rin, puro kahirapan na parang ang Diyos ay hindi mabait sa iyo. So, ipinapakita mo yung maayos, yung maganda. Hindi yung magsisimba ka, mukha kang tiriringgay. Meron namang maayos at merong maganda. Akala kasi ng iba, nung kayabangan yan. Hindi, kita nyo, sabi dito, yung noble woman, she makes coverings for her bed. She goes to the level of ornamentation and refinement because she's past survival. And when we're past the level of survival, we should so find things. Kaya nga, kung hindi ka na masyadong gutom at ikaw ay kumikita na, anong ginagawa mo? Uma-attend ka naman sa theater.
Nanonood ka ng mga cultural programs. Nagbabasa ka ng poetry. Because you've got to graduate to a finer level of humanness. That's why you can begin to appreciate the art, the beautiful. Hindi yung ang dami-dami na ibinigay sa iyo ni Lord, ang gulo-gulo pa rin ang buhay mo. Parang hindi siya naging mabuti. Baka tuloy bawiin at ibigay sa iba. Pero titingnan ninyo, hindi niya inuubos sa pagpapagarbo ang kanyang pera. Nagbibigay siya sa mahirap, tumutulong siya, kumikita siya, pero marunong din siya mag-enjoy. And when you look at her, you say, she is noble. She is blessed. Hindi yung kanyang Spartan na chinelas, ikinakabit pa ng perdible dahil putol-putol. Tas-tas-tas-tas ang dulo ng kanyang mga kamison. No? Nakabuhol na lang yung mga tirante ng kanyang bra. Samantalang may ibibili naman. Bakit? Sabi ko noon, she makes coverings for her bed. This means so much, ha? She is clothed in fine linen and purple. At hindi siya pinagalitan. You know why not? Kasi kinitan niya eh. Pinagtrabahuhan niya. At marunong din siya magbigay. We should move to refinement. It's a mark of nobility. That's why we should work hard. So we go past the stage of survival. Isa po sa mga tunay na nagpapalungkot sa akin, pag nakakakita ko ng tao na halos sa katandaan niya ay alam niyong malapit na mag-graduate sa buhay, pero hindi pa gumraduate sa survival level. Di naman lang nakalasap ng ginhawa. Di man lang nakalasap na kainin ang gustong kainin. Hamang buong buhay na lang nakabudget ang lahat. Puro pagtitipid. Tapos mawawala na ang buhay niya, gagraduate na siya. Kulang ang enjoyment niya sa inihanda ng Panginoon na blessing para sa lahat ng tao. Ang luwag-luwag ng planeta, hindi tayo dapat siksikan. Ang dami-daming pagkain sa planeta, wala dapat nagugutom. Kung minsan sa Europe, kung minsan sa Amerika, itinatapon, sinisira nila ang mga kamatis, maging alak, maging gatas, para lang ang presyo huwag sobrang bumagsak dahil may oversupply. Meanwhile, half of the earth is hungry. Hindi gutom dapat ang planeta, hindi dapat gutom ang tao. There is only inequitable distribution of the wealth of the planet. Ang mga itinatapong pagkain kasi pati sa mga fast food, pag 15 minutes na naiprito ang manok at hindi pa nabili, itatapon na yan kasi masisira ang image nila at ang kanilang quality. Meanwhile, just beyond the wall, sa kabila nung pader, ang daming nagugutom ng mga tao doon, pero itatapon ang pagkain dito, hindi lang tayo marunong mag-manage ng ibinibigay ng Diyos. Hindi dapat gutom ang tao, kaya hindi dapat tamad ang tao. At yung mayayaman at mga productive tulad ng babaeng binabanggit natin, hindi dapat sakim. Marunong sila dapat magbigay. Marunong sila dapat mag-share. This is nobility. Because every human being is created in God's image. Hindi siya dapat parang aso na nagkakalkal ng basura at naghahanap ng makakain doon. Hindi siya dapat na inagtitinda ng kanyang laman sa mga gilid-gilid at sulok-sulok dahil siya ang kanyang katawan dapat temple of the Holy Spirit. Hindi siya dapat tatanghod-tanghod sa kumakain at tatakam-takam sapagkat napakaraming pagkain, napakaraming prutas, napakaraming gulay dito sa mundo. But what is wrong? Because people don't behave like humans that God created. People behave like beasts. Unkind to one another. Unproductive. That's why it is happening. Another mark of noble character is in Acts 17:11. This time we digress from Proverbs 31. Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. For they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Meron po ditong paghahambing ng dalawang uri ng Kristiyano, yung daw Bereans at yung Thessalonians. At sabi sa Acts 17, the Bereans were of more noble character than the Thessalonians. Bakit? Pag daw nag-preach si Paul, bagamat eager sila na pakinggan ito, pupunta muna sila sa Bible at i-check nila kung ang sinasabi ni Paul, biblical. At yun daw ang ibig sabihin ng more noble. Siguro yung Thessalonians, kahit ano nalagang marinig, paniwala agad. Kaya sa atin po ngayon na panahon, mga kapatid, sino ang more noble Christian? Yung hindi naniniwala nalang agad-agad, basta-basta. Hindi yung tamad na kung sinabi ng speaker, ganun, paniniwalaan na. Check-checkan muna niya sa Bible. Una, kung nandun nga, at pangalawa, kung tama nga ba yung interpretation, tama ba yung reading. So anong nobility dito, mga kapatid? Commitment to the truth. Hindi yung may inattenda na seminar,
bigla agad paniniwalaan at lulunukin na lahat ang narinig doon. Litong-lito na tuloy siya dahil sa dami ng seminar na pinupuntahan, hindi man lamang iniisip, hindi sinasala, hindi pinag-aaralan at sinusuri. Ang more noble character daw, tulad ng Bereans, examine the scriptures to see if what the speaker says is true. Kailangan yun ang nakikita sa mga anak ng Diyos. Commitment to the truth. Not being easily deceived. Not being gullible. Now, what are the fruits of noble character? Proverbs 31:21. Nasa Proverbs 31 ulit tayo. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. Sa mga panahon at sa mga lugar na mayroong winter, sabi ito daw, mahusay na taong ito, mahusay na babaeng ito, noble at maharlika. Kahit lumalamig na ang panahon, wala siyang pangamba, nagiginawin ang kanyang sambahayan dahil lahat sila ay may pangginaw. At hindi lang basta pangginaw, scarlet. Remember, because she works hard. Huh? One fruit of noble character, ample provisions, supplies, even wealth. People of genuine noble character will not be wanting. Why? Because they will be working hard. And they will be organized. And they will be giving to the poor. And they will please God. And God will give them ample provisions. Kaya ang sabi sa Proverbs 31:18, her lamp does not go out at night. Galing. Alam niyo po sa Israel, sa buong gabi, meron silang umaandar na ilawan na merong langis. Sapagkat ayaw ng mga Israelites ng complete darkness. They don't like it. Kaya nga ang symbol ni Lord ay light. Kasi ayaw na mga Israelites ang darkness. Kaya kahit sa gabi, merong isang munting ilawan doon na merong langis na buong gabi ay nakasindi. At ang sabi dito, yung noble woman, her lamp does not go out at night. Why? She has enough oil at home. Pag matutulog siya, tinecheck niya na puno ng oil yung kanyang lampara at maubos man yon, meron pa siya doon sa isang bowl o sa isang jar ng oil. Ngayon, ang kanyang mga kapitbahay, ang mga dalahempak niyang kapitbahay, ang mga babaeng burara niyang kapitbahay, magigising lahat, ang dilim, dahil naubos ang langis. Lagyan ng langis, ay wala, wala tayong langis. Naubos pala, ay nalimutan ko, hihihihi. Yan yung mga babaeng magsasangag na lamang, ay wala palang mantika, bili ng mantika. Nakalagay na ang bawang sa kawali at magigisa, ay wala palang sibuyas, takbo, bili ng sibuyas. Sa kalagitnaan ng pangluluto, ay nawala ng gas, naku, walang reserba, paano kaya ngayon yan? Nahilaw na ang niluluto. Walang provisions kasi hindi noble. Liban na lang nasa sakdal hirap talaga, no? Pero nga sinasabi dito, cyclical 'yan eh. Kung ang sipag-sipag mo, ginagawa mo ang lahat, hindi ka naman magiging sakdal hirap. Because the least you have are your natural resources. Maibebenta mo pa rin ang trabaho ng iyong kamay, pwede ka pa rin maglabada, mamalansya, mag-babysitting. Maraming pwedeng gawin basta hindi ka tamad. So, her lamp does not go out at night. Hindi siya nauubusan. Natanggal ang butones ng barong Tagalog ng asawa sa gitna ng event. Bigla siyang may isang extra butones na dala. Susultihin niya konti. What is, may masking tape siya. Ito din ang masking tape. I-tape muna natin. Hindi nakanganga ang damit. Handa. May foresight. That is noble. At ito daw ang bunga ng noble character. Ample provisions. Proverbs 31:23. Her husband is respected at the city gate where she takes his seat among the elders of the land. So, another fruit of noble character is dignity, even for one's relatives and associates. Pag magaling ang tao, ang kanyang asawa, lalaki man o babae, ang kanyang mga anak, iginagalang din ang iba alang-alang sa kanya. At dahil mahusay siyang magdala. Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Mas mabuting iginagalang ka kaysa mayaman ka lang. Ngayon, kung mayaman ka na, iginagalang ka pa, di doble, mabuti. Pero sabi, iba yung kagalang-galang at magandang pangalan. Ecclesiastes 7:1, a good name is better than fine perfume. Mabango ka kung good ang iyong name. Another fruit of noble character, Proverbs 31:24, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Can you imagine that? This noble woman can laugh at the days to come. Bakit? Kasi meron siyang savings. Meron siyang inimpok. Meron siyang itinanim. Kung nagtaniman siya ng prutas, alam niya mamumunga yon, pagkakaperahan, makakain.
nagtanim siya ng kabutihan sa mga mahirap, alam niya, somehow, babalik din yun sa kanya kung hindi man doon sa tinulungan niya manggaling sa ibang tao o sa Diyos mismo na nagbabayad para doon sa mga hindi makapagbayad na tumatanggap ng ating kabutihan. At alam niya, meron siyang inimpok. Guminaw man, meron siyang sweater. Dumilim man, meron siyang oil. Kaya, she has personal dignity and she has strength. She can laugh at the days to come. Can you imagine this woman can laugh at the days to come? O, malapit na naman ang pasukan, enrollment. Can you laugh at the days to come? Sabi niyo, sige, dumating ka enrollment, handang-handa ako. Yan ang nangyayari sa mga masisipag, maiimpok, masikap, matulungin. They can laugh at the days to come. Sa pagtanda, tatanda ako, baka ako mapilay, o ilang wheelchair ang bibilin ko? Anong kulay? Pag nagpa-ospital ako, saan ko ba gustong ospital? Ang pinipili mo saan sa ospital, hindi yung may ibabayad kaya ako. Hindi yung naghihingalo ka pala, labas na po ako, lumalaki na yata ang bill. You can laugh at the days to come. And this is an effect of being dignified, being noble, because you work hard, and you are godly, and you seek the truth, and you give to the poor. The Lord will bless you, and you can laugh at the days to come. Proverbs 31:28, another fruit of noble character. Her children arise and call her blessed. Her husband also, he praises her. So you see, there is approval. This is fruit of noble character. There is approval. There is admiration. There is praise. And remember, the praise is not of distant audiences, but of close relatives. Marami po kasi mga tao, very charitable. Naku, nakikita mo na sa lahat ng charity. Pero yung pala, sabog-sabog ang bahay at puro sama ng loob ang maririnig mo sa anak tungkol sa kanyang nanay o natatay niya. O kaya napaka sipag na Christian worker, present sa lahat ng mga events, activities, tapos sa papabayaan ng sariling bahay at reklamo din ang inaabot mula sa mga anak. Kaya ang sabi dito, her children arise and call her blessed. Her husband also, he praises her. Dahil ang tunay na nakakaalam ng tunay nating pagkatao ay ang ating mga kasambahay. Madali na linlangin yung mga nasa labas. Pagkatapos, yung pala, pabaya ka sa loob ng yung bahay. Kaya sabi, can you imagine this noble person? Ang inyo ba mga anak, arise in the morning and call you blessed? Pagpunta ba nila sa hapagkainan, sasabihin nila, blessed na blessed naman ang nanay natin o ang tatay natin. O ang sinabi, bakit walang dito sa tinapay? Bakit walang ano? Wala lahat. Ikaw naman, nagmamadali, sabog-sabog, nagagalit ka na tuloy, daltalsik ang mantika dito. Ay, wala palang gas. Miserable. Sabi, this is what noble life is all about. It is measured. It is relaxed. Why? Because you wake up early while it's still dark. So, hindi kayo nagkakandara pa. So, nobility of character, brothers and sisters, is really important because it means readiness for noble and godly use. Remember, hindi lang tayo nagpapakanoble para sa sarili natin na image o kapakanan because it is preparation for ministry to the Lord. 2 Timothy 2:21, if a man cleanses himself, he will be an instrument for noble purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. That's why it is important to be of noble character. Because God uses people of noble character to do noble work. So nobility is for noble work. So we should always think noble. Mag-isip tayo, sabi sa Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ang iniisip natin pag may ginagawa tayo, is it noble? Yung magkandara pa ako at malito, is it noble? Hindi ako mag-budget tapos eto ngayon ako, utang ng utang kung kani-kanino, is it noble? Hindi ako magtatrabaho tapos aasa lang ako, maghihingi pa ako sa iba, is it noble? Do you admire nobility of character? Do you recognize and honor noble people? We should recognize noble people and salute them because it is difficult to be noble. It is one of the greatest achievements to live a noble life. And do you avoid the company of boors? Do you avoid the company of beasts? The question is,
are you of noble character? The first question really is, are you a child of God? And if you are, you must be of noble character. If you are a Christian, your name carries the name of Christ. Christ. Nilagyan mo lang ng I-A-N, kaya naging Christian. Little Christ ang ibig sabihin. But Christians must be like Christ. Noble. Bihira tayo dapat nakikita ng tao nagtatakbo dahil late. Agahan ang dating. Nalilito dahil hindi handa. Maghanda. Nagugutom dahil walang baon. Alam mo nang may pupuntahan ka, there's a possibility na baka magkagutuman. Nagagawa ka malang ng isa, dalawang sandwich. Maglalagay ka malang sa bago ng isang mansanas o bayabas. May makain kapag nagkagutuman. May maliit kang bote ng tubig. Hindi yung ikaw ang una agad na uhaw. Yung iba hindi pa uhaw, uhaw ka na. Talo ka na nun. Kaya hindi ka na makakonsentrate dahil uhaw na uhaw ka na. To be noble takes preparation. To be noble takes hard work. But that's the only way to go if you're a child of God. Live noble lives. Kaya mahalaga rin, our emotion is in check. Hindi ka sobrang ma-in-love na nagpakanda. Aba-aba ka na dahil lang sa iyong pag-ibig na ayaw pansinin. So many people debase themselves just for romantic love. Kahahabol sa hindi naman umiibig sa kanila. Kailan igalang mo naman ang sarili mo. Hindi ka na iniimbita sa isang pagtitipon, pipilitin mo pang isaksakan sarili mo doon. Be noble. Be respectable. Napaka-importante po mga kapatid, tayo ba merong nobility of character? Sa mga pinag-usapan natin, alin doon ang assignment natin para sa ating sarili? Aming Diyos, salamat po sa paalala nyo through Proverbs 31 sa isang maharlikang babaeng ito. Hindi maharlika sa dugo, kundi maharlika sa asal, sa kilos, sa gawain. Ituro mo sa amin, Panginoon, babae man o lalaki, yung mga anak na nakikinig ngayon, kung anong dapat namin gawin so that we can continue to improve and we can continue to have noble character. Sa mga kapatid, Panginoon, na napaka-noble na ng kanilang character, salamat sa iyong gawain sa kanilang buhay. Nawa lalo pa ma-refine, lalo pang tumaas ang antas ng pagkatao. Because you want to see us grow from glory to glory. To get nearer and nearer to perfection. Because that is what you want of us. Nawa, Panginoon, makita mo ang iyong mga anak. Kagalang-galang. Kapita-pitagan. Nakaka-inspire. Nakakapagpalakas ng loob. Nakaka-bless. Nakakatuwa na makasama. Ipakita mo ang aming mga kapintasan. At ituwid niyo kami. Salamat din, Panginoon, sa mga katangian na naibigay mo na sa amin habang kami sumusunod sa iyo. We admire noble people, O God, around us. Teach us, Lord, to salute them, to honor them, to encourage them. And may you see nobility in us, in our character, so we can be inspiration to other people as well. Sandali tayong manalangin ng panahimik, mga kapatid. Ilapit natin ang ating mga sarili. Siyasatin ang ating mga sarili. Ano bang karakter natin? Iginagalang ba tayo ng iba? Usually, how people treat us is a reflection of how we treat ourselves. At kung meron tayong mga dapat baguhin, hihingi ng Panginoon ng sangkapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi nadidinig para pakinggan lang, ito'y nadidinig at dinidinig para sundin. Makipagniig tayo sa Panginoon ng sandali. Ang katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Marks of a Noble Character. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.